Ito nga, tinesting natin itong manual nail gun power tool na nabili natin sa online shop sa ganitong kakapal na angle bar na may size na 4mm. Kung mahilig ka din mag DIY, malaking tulong itong nail gun na to kasi mabilis mo mga ilulubog ang mga pako sa isang bagay na matigas. So ito nga, at may kasama na itong mga safety goggles, meron ding air plugs, tsaka yung kanilang maintenance toolkit. Huwag din natin kakalimutan gumamit ng gloves para sa ating hand protection. So ito nga pala ang itsura ng kanyang pinakabala. Yung pinakapako niya, kung mapapansin niyo yung kabilang dulo, ay itsura niya ay parang sa bala ng shotgun. Sa loob niyan ay merong pulbura. Pag na-press yung gitna niyan, magkakaroon siya ng firing mechanism na magpapalubog sa ating pako. Napakalakas niyan at napakaingay. So ingatan natin ang paggamit nito. Ito ang magiging itsura niya kapag sumabog na. Ayan yung pinakadulo niya, oh. Tingnan ninyo, nasunog siya. Ang loob niya is nawasak. So itinutulok niya ng todo yung pako. Una nga natin tinesting ito sa 3/4 na plywood kung kaya niya ba ang malalambot. So ito, nawasak. Sa loob niyan meron siyang adjustan, mga tornilyo na pwedeng tanggalin, pero sa next video ko na lang ituturo sa inyo kung paano 'yon. Ano nangyari, oh? Yung baon na baon. Makita yung dulo. Tapos pinasak niya. Sa lakas. Initial testing natin sa misamento. Lagi natin tatandaan na magsuot ng protection sa ating sarili, sa eyes, sa hand, at saka sa ears, o kaya mag-cover all pa din tayo para sa protection natin. So ito makikita natin, baon na baon talaga sa semento. Sunod naman nating tinesting ito sa C-Parking. Ayan nga, oh, at talagang walang kahirap-hirap, ibinaon niya. Tinesting din natin sa GI na tubo kung kakayanin ba niya talaga dito. Medyo mas makapalit pa sa C-Parlin. 1, 2, 3. Butas siya ng butas. At ito nga ating panghuling testing kung kakayanin ba niya talaga ang isang mas makapal na bakal. So ginamitan natin ang angle bar na may size na 4mm. At ito na nga ang resulta. Malinis.